Nabubunga ba ang binhi ng salita ng Diyos na inihahasik sa iyong puso? Maligayang araw ng Sabado, kapanalig. Purihin ang Diyos na buhay. Patuloy siyang nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita na araw-araw nating napakikinggan at napagninilayan sa pamamagitan ng mga humiliya ng mga pari at sa iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita katulad ng videong ito. Pero anong klaseng puso ba meron tayo na tumatanggap ng kanyang salita? Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na muling nag-aanyaya sa inyong samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Napakakapal ng tao ang nagkakatipon dahil pinupuntahan si Jesus ng mga tao mula sa kani-kanilang mga bayan. Kaya nagsalita siya sa talinghaga. Lumabas ang mga hasik para maghasik ng kanyang binhi. Sa kanyang paghahasik, may ilang butong nahulog sa tabi ng daan at tinapak-tapakan at kinain ng mga ibon sa langit. Nahulog ang iba sa batuan at nang sumibol ay nalanta dahil sa kawalan ng halumigmig. Nahulog ang iba pang buto sa gitna ng tinikan at sa kanilang paglaki, sinikil ito ng mga tinig. Nahulog naman ang iba pa sa matapang lupa at nang sumibol ay nagbunga ng tigi-isang daan. Pagkasabi nito'y sumigaw siya, "Makinig ang may tenga!" At tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Kaya't sinabi niya, "Sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang mga lihim ng kaharian ng Diyos, at sa iba namay sa talinghaga lamang para tumingin sila at di makakita, makinig at di makaintindi. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ang mga nakakarinig nito, subalit agad namang dumarating ang Diablo. Inagaw niya ang salita mula sa kanilang isipan upang huwag silang manalig na maligtas. Ang mga nasa batuhan ang mga nakakarinig na masayang tinatanggap ang salita. Ngunit wala silang ugat, kaya sandali silang nananalig at tumitiwalag naman sa panahon ng tukso. Ang nahulog naman sa tinikan ang mga nakakarinig na sa pagpapatuloy nila'y sinikil ng mga kabalisahan, ng kayamanan at ng mga kasiyahan sa buhay, kaya't hindi sila nakapagbunga. Ang nahulog naman sa matabang lupa ay ang mga nakakarinig sa salita at iniingatan ito ng may dakil at mabuting loob at nagbubunga sila sa pagtagal." Maligayang kapistahan po ni San Padre Pio. Mainit na pagbati sa lahat ng kanyang mga deboto, lalo na sa parokya ng National Shrine of Padre Pio sa Batangas. Matatagpuan din ang talinghaga ng manghahasik sa mabuting balita ayon kay San Marcos at San Mateo, pati na ang paliwanag tungkol dito. Pero may pagkakaiba ang talinghaga ayon kay San Lucas na narinig natin sa araw na ito. Para sa kanya, hindi panandalian o isahang desisyon ang pananampalataya. Hindi sapat ang sabihing, "I accept Christ as my Lord and Savior," para masabing Kristiyano ka. Kailangang makita ang pananampalataya sa pagkilos. Dahil maaring mawala ang binhi o maglaho ang salita ng Diyos sa buhay ng sumasampalataya. Ang natatanging katangian nito ay katapatan at tiyaga. Hindi ito kumukupas sa panahon ng pagsubok o nasasakal ng makamundong kasiyahan. Pinangangalagaan ito ng pasensya at pagsunod sa salita ng Diyos, kaya't lumalago at nagbubunga. Sabi nga ni San Padre Pio, "Pray, hope, and don't worry." Kailangan natin ang pananampalatayang matiyaga, umaasa, at kumikilos ng tapat. Manalangin tayo.
Panginoon, tulungan mo kaming pakinggan ang salita ng Diyos. Isabuhay ito ng may katapatan at tiyaga upang lubusan itong magbunga na mananatili magpakailanman. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang, buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.